Good day, everyone. It is another day. So, ang i-share ko sa inyo ngayon is itong aking Pycos Nana on the Rock. Sinabi ko before na yung paggawa ko ng mga bonsai materials dito sa aming tahanan or in our house, laging pabago-bago ang form. So like this one, it is on the rock. So before, bala ko sanang basagin itong bato kasi sobrang bigat, plastic pa, yung pad pa. So super bigat na. So instead na yung Argao Taiwan ang tatrabahuin ko, ito Pycos na nakita ko sa gilid na yung leaves niya nagdidilawan. So I don't know why. Maybe kaya nga nagkaganyan siya kasi hindi na asikaso. So ito na muna ang tatrabahuin ko. So as you see, ito ang old form niya. It is natural lang, pero maliit pa ito, tinanim ko na dito sa bato. As before, mahilig ako magtanim ng mga puno sa bato. So paano ko natanim ito sa gitna ng bato? It is a very hard rock. So binutasan ko ito ng barina. So dito na at saka until na naging ganito siya. So today I'm gonna work on this panuhin ko. Baguhin ko yung form, kaya kasi wala akong pot na malalagyan, na nakakita akong pot kanina kaya basag. So lilagyan ko pa ng simento para naman ma-repair yung basag. So yun ang lalagyan ko nito, hopefully hindi mabasag kasi mabigat itong bato. So paikot-ikot ako kanina kung anong magandang form na komportable ako. So naisip ko kasi ang hirap naman yung itong bato kasi yung flat ang hinahanap ko. Yan. So ang hirap. So hanggang sana yun. Puro. So natapon ang saan na angle na hindi mahirap sa bato na i-ano siya. So hanggang na sa ano, sa isip ko na this time naman para may butas dito para malagyan ko pa ng ibang halaman. So ganito ang gagawin ko, ipahiga siya. So tapos iangat ito ng kaunti. So yun na. So try ko ganito na naman ang itsura niya. So para hindi ako mahirapan paggawa kasi yung casket niya sumasabit sa stand ko. Lagyan ko siya ng patungan na lang. So ito ang life ng bonsaiista or magagawa ng bonsai o mahilig ng bonsai. Now and then papago-bago yung style, kaya sinishare ko sa inyo para din kayo na yung magawa ng bonsai, hindi basta madali. So yun ang gagawin ko, pahigain siya pa ganyan. So ito ipawan, tapos angat, tapos ibibend ko ito ng kaunti, then aakyat ito sa taas, then ito ipababa ko. So ito papalitol bangil para makuha agad yung ano, dapat ang ano niya. So yun na ang itsura
After then, i-drop ko ito. Iangat ito ng kaunti. Angat ito. Ito, iangat ng kaunti. Pag ganyan. So, ang gawin ko nito is, so, dahil nagdidilawan siya, what I do now, ididipulit ko muna para makita ko yung sanga niya kung saan pupunta. Kasi mahirap mag-wire kung may mga dahon. So, ito na ang setup niya. So, makita ninyo, at least ay may na-idea ako. Then, this is the front now here. Yan, makikita dyan. This is a front area. So, try ko lang sa makakaya ko na mapabago ko itong form ng aking Picos Nana. So, mag-start na akong magupit or magdipulit ng dahon. So, natapos na ako na magdipulit. So, same pa rin. Dahil wala akong mga bagong wire. So, I need to use old wire, yung mga natanggal ko. So, mga saan-saan ang aking bonsai. So, siyempre, yung mag-tayo trabaho, mag-start ka ng mag-umpisa dun sa lower side ng inyong bonsai or bonsai materials. This Picos Nana is ito ang pinaka maganda sa mga beginners katulad ko, kasi hindi ito basta madaling mamatay. If ever magka problema kayo sa group niya or anong kuha niya, hindi ito basta mamatay. Ang problema lang nito is ang hina magtubo. Ginawa ko nito is yung pinakasimpleng forma na na hindi ako mahirapan sa paggawa, lalo na itong as wire ko na limitado. Nagkuha lang ako ng wire sa mga tira-tira ko na mga materials na hindi na kailangan ng wire. Design, tapos may roong cascade, then it is a first branch, second, third, then fourth, fifth, and so on pataas. So try ko muna dito sa maliit na pad, kung makasya siya doon ko ilalagay, pag hindi dito na lang sa kabila. So,
5, hindi mag-stop yung recording ko kasi. So, the pot is too small for him, so I need to use the bigger little one. So, yan. Nag-iba na naman ang design. So, pwede ganyan na lang. Pero mostly, ang gawin ko is like that, trap a little. So, balik tayo sa kabila. We need to use the other one, which is this pot ang gamitin ko. Then after I've done this one, balik na naman doon kung saan siya nakalagay. So makikita nyo walang ano, wala tayong nasa bato talaga siya, walang gamot. Try kong maging shorter yung baba ko na video play ko para hindi mahirapan yung ano ko cellphone. Kaya lang kahit cut ng cut ako, ang nangyari mataas pa rin nagawa, 20 minutes na yung naka-register sa cellphone ko. So mag-ano naman ako dyan. So, pag mapuno na itong area na dahon, hopefully it will look nice. Itong sangang maliit, hindi ko na lang kinuha dahil I wanted na magkaroon siya ng sanga this area here para hindi mabakante ito. Then there are other parts po na, maligtad naman yun. There are other parts here na kailangan na patubuan ng sanga. So, as I said, itong magawa ka ng bonsai, hindi mo maano na and pag tapos mo magano like ganito is bonsai kaagad is it takes a long period of time tiyagaan here, hindi po mo pa makikita kasi may nature. Kung sa pagubatan makikita ka ng natural tree doon, wala mang wire doon nakapalikot. So ako, mas gusto ko yung magawa ng bonsai. Is that diba? Ang like ikot yung hilig or yung style ng kada tagigawa ng bonsai, because making bonsai is an art. So sa atin na yun kung anong gusto nating design. If ever yun lang ang kakayahan natin being as a bonsai artist o sa magdi-design, so yun lang ang makahindi natin, pilitin ang sarili natin if ever hindi natin makaya yung hindi dapat. Ito lang ang masishare ko for this day. Once again, this is my Picos Nana on the rock. Binago ko na naman ang forma. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice day. Bye-bye.